pagintuan natin. So, sa teaser pa lang, alam ko na may idea na kayo kung tungkol saan ang video natin today. So, for today's video, about sa motor naman ang ating pag-uusapan. Ngayon kasi, release na ng aking 2023 Honda ADV-160 dito sa Honda Triumph, dito located sa Fairview. So, samahan niyo ako sa pagpunta natin doon para makuha na natin ang aking ADV-160. Kung first time mo pa lang sa channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga upcoming videos ko. Last week of December 2022, pumunta ako sa Honda Triumph Fairview para mag-avail nga ng Honda ADV-160 for cash payment. So gusto ko sana kasi i-cash na lang para wala na akong iisipin na babayaran ko siya monthly, di ba? And wala rin interest. Ang babayaran ko lang is yung SRP na 164,900. Pero, eto ha, pagdating ko sa Honda Triumph Fairview, sabi nila, wala daw available stocks. So, sabi nila, possible second week or third week ng January pa yung dating ng ADV-160 nila. Para ma-line up na ako dun sa mga darating na stocks, kailangan magpa-reserve na ako. So, ang ginawa ko, nagbigay na ako ng reservation fee na 5,000 pesos. So, bumalik ako on the third week ng January para mag-follow up kung available na ba yung unit. Unfortunately, sabi nila, wala pa rin daw available unit. And, hindi pa nila alam kung kailan darating yung next delivery ng mga Honda ADV-160. Sabi nila, estimated daw baka dumating ng mga March or hanggang June daw yung next delivery ng Honda ADV. Dahil hindi nila sa akin masabi kung kailan talaga magkakaroon ng stocks, so ang ginawa ko, pinull out ko na lang yung pinareserve ko na 5,000 pesos. And naghanap na lang ako ng ibang Honda dealer na baka merong makakapag-provide sa akin ng Honda ADV-160 for cash payment. So, sa paghahanap ko, wala pa rin ako nakita, wala sila talaga mga available stocks. Ngayon, naghanap din ako sa mga Honda ADV-160 na mga group sa Facebook, and doon, meron ka talagang makikita na mga available and pwede siya for cash payment. Pero, mas mataas sa SRP. Kung ang SRP ng ADV-160 is 164,900, sila binibenta nila for 185,000, 190,000. So, yun na yung ano nila, yun na yung bentahan nila ng ADV-160. Brand new din to guys ha, brand new din. And makukuha mo agad for cash. Pero yun nga, hindi ko tinanggap yung offer nila kasi syempre, di ba, medyo nangihinayang pa rin ako dun sa ano, dun sa additional amount. Kasi ang ina-expect ko, makakabili ako ng for cash, di ba? Kasi iniwasan ko nga na magbayad ng interest, di ba? So ayun, tinanggal ko na sa isip ko na makakabili pa ako ng ADV-160 kasi sa panahon pala ngayon, kahit meron kang pera na pangbayad for cash, hindi ka basta-basta makakakuha ng Honda ADV-160. Diba? Kala ko ganun kabilis na parang, ayan, may pambayad na ako, makakuha ko agad. Kala ko mas mabilis kasi cash payment, diba? Pero hindi pala. Sabi kasi nila, parang mas priority daw ng mga kasa or ng mga dealer yung installment basis. Kasi syempre, mas kikita sila dun, diba? Compare sa cash payment, diba? F24, pupunta dapat ako sa SM Fairview. So, biglang naisip ko, parang dahil kaya ako sa Honda Triumph para tingnan lang baka sakaling meron silang mga available na stocks ngayon ng ADV-160. Pagdating ko doon, sobrang timing talaga. Nakita ko yung truck. Meron silang ibinababa ng mga Honda ADV-160 na white, which is yun talaga yung gusto kong bilhin. Pumasok ako sa loob para mag-inquire ulit. Sabi ko, may available stocks na ba kayo? Kasi nakita ko nga may mga binababa sa truck. Sabi nila,
Ma'am, yung mga binababa po sa truck ngayon, meron na daw may mga may-ari nun. So grabe, sabi ko parang, oh my God, negative na naman, di ba? Akala ko makakakuha na ako, di ba? Kasi nakita ko meron ng binababa. Sabi ko, oh my God, ayan na, pwede na, baka makakuha na ako. May lumapit sa akin na agent, sabi niya sa akin, kung gusto ko daw makakuha agad ng ADV 160 na unit, mag-installment na lang daw ako. Kasi pag cash daw talaga, mahaba yung pila. So mga nasa around 400 plus daw yung naka-line up para sa cash ng ADV 160. Diba? Sobrang haba. So kailan pa ako makakakuha nun, diba? Kung pipila pa ako para sa cash. Pero syempre, diba, napaisip ako, ala, installment talaga eh. Ayoko nga ng, ano, ng installment. Gusto ko sana cash. Pero wala talaga eh. No choice, diba? Sabi niya kasi, ma'am, kung gusto mong maliit lang yung babayaran mo na interest, pwede ka naman mag-maximum DP, which is 50% ng 164,900 na SRP ng ADB 160, yun yung babayaran ko. Tapos, yung 50% na remaining, pwede ko siyang bayaran for 1 year or 12 months. Sabi ng agent, open contract naman daw. Meaning, hindi ko na kailangan tapusin yung 1 year. Pwede ko siyang bayaran ng mas mabilis. Instead ng 1 year, since gusto ko nang i-full payment agad, sabihin ko lang sa kanila, then ang gagawin nila is i-re-recompute nila kung magkano na lang yung babayaran ko. Syempre, mas maliit na yung interest nun kasi instead ng 1 year, di ba, pwede ko na siyang bayaran by next month. Ganun. Since yun naman talaga yung gusto ko kasi full payment talaga, kaya lang, since gusto ko na nga makuha yung ADV 160 na unit, no choice talaga na i-grab ko yung offer nila. Then, bukod doon, may charge nga lang sila na pre-termination fee kasi hindi na natin tatapusin yung contract. Pero okay lang naman yan kasi discounted price naman eh. So, mas malilesen yung interest na dapat nabayaran. And, isa pa doon, wala na akong iisipin na kailangan ko pang bayaran monthly, di ba? The following day, Saturday, Feb 25, inasikaso ko na lahat ng mga requirements na kailangan ko. Since ako is self-employed, may sarili akong company, yung hiningi sa akin requirements is yung business permit ko, ITR, and then 2 valid government IDs. Then, sinend ko lang yun sa email nung agent na kausap ko sa Honda, and then, in-advise ko siya, nasabi ko sa kanya, nasend ko na via email yung mga requirements ko, and then, sabi naman niya sa akin, even weekend daw, nagpa-process naman sila ng validation ng mga application and requirements kung approve or decline ka. The following day, nag-follow up ulit ako dahil atat na atat ang atin yung magkaroon ng ADV 160, di ba? Nag-message ulit ako, sabi ko, sir, please let me know po if approve or decline. Para syempre, di ba, mahanda ko na yung sarili ko, di ba? Then sumagot naman agad siya, sabi niya sa akin, yes ma'am, ASAP. Tapos ayun na nga, early this morning, na-receive ko na yung message niya na approve na daw yung aking application and ready for release ng aking ADV 160! Diba? Ganun lang kabilis. For installment ha, hindi nga lang cash. Pero at least diba, makukuha ko na yung ADV ko. So yun naman talaga yung gusto ko dahil excited na talaga ako. Sabi pa niya, ipaprocess na daw agad niya yung papers ko para pagdating ko, naka-ready na lahat. So, magpipirmahan na lang kami. Mabilis na lang yung magiging proseso. Tapos kanina, mga before lunch, biglang may dumating na lalaki. Sabi niya, ma'am, for CI po sa application nyo for ADB 160. So, parang nagulat ako. Sabi ko, ha? May CI pa? Akala ko kasi, wala na. Kasi nga, minessage ako dun sa Honda Triumph na approved na, diba? Pero still, ang ginawa ko, in-entertain ko na lang, in-accommodate ko na lang. Then, may mga questions lang naman siya na mga itinanong sa akin, like sa business ko, kailan nag-start yung business ko, anong klase yung business ko, and kung magkano yung income ko sa business ko. Yun lang naman yung tinanong niya. Tapos, pinicturan niya tong bahay ko, tapos yun, pinicturan niya rin ako. Then, yun lang, mabilis lang, mga around 5 to 10 minutes lang yung usapan namin, tapos na. Yung pumunta pala dito sa akin na nag-CI is from Sumisho Finance Corporation, which is sila yung maghahawak ng financing ng aking installment sa Honda ADV 160 ko. Ano sila, isa sila sa subsidiary ng PS Bank.
So, ano pang gagawin natin? Siyempre, hindi na natin patatagalin to. Kailangan, malisa tayo para makuha na natin ang aking ADV-116! A few inches later. Pagpasok ko, binigyan na ako agad ng buyer's personal information form to fill out. So ayan, binibilisan ko na agad magsulat dahil sobrang excited na talaga ako na makuha agad yung motor sa tagal ng hinintay ko, diba? Then tinawag na ako sa cashier para pirmahan yung application form. Next step, kailangan na magbayad ng down payment. 164,900 ang SRP ng ADV-160. Since installment nga siya, kinuha ko na yung maximum DP na 50%, which is equivalent to 82,500. Then, yung remaining amount payable for 1 year. Ganyan siya nakaka-red po. Ibig sabihin patay po yung ating sensor. No? Yan, pagbubuhay natin, green. Push. Lagay natin sa seat. Ito po yung seat tsaka fuel cell. Ito yung seat. Ito naman po yung fuel. Okay. May pambukas pa rin sa lalimbawa, na-discover yung material natin, nakalak pa rin ilan. Manual po ang tawag nila. Pambukas po lang, para lalimbawa, na-discover yung material natin, makalita natin. Ito po yun. I-down mo lang siya. Tingnan mo natin sa ating fuse battery. Okay. Eh sir, masulay, pusulay. Sir, bawal po naka yung binibili po natin na naka-center stand po mo. Naka-center stand lang sir, kasi lagi nakabukas yung cartridge na ako. Now, pag gusto mo siyang patayin sir, look mo lang siya. Hanapin mo lang dito sir sa baba. Palabasin mo yung STC, tapos saka mo siya yun. Nakaupo po siya. Pwede mo na siyang rip o kaya nagpapayin sa makina. Tapos, yan, pag gusto mo siyang patayin, ay i-on mo na siya. Yung long press mo na. Sir, ito yung ano natin, RPM, gas, STC, total, trip A, trip B, nare-reset yan sir, pwede mo siya 0-0. Halimbawa, banta kang Baguio, alam mo yung kailangan nila nito. Ganun din si B sir, pa-uwi. Tapos sa taas naman, consumption. Tapos sa taas naman sir, overheat, tapos bellbolts yung batira natin sir. Balik-alit dito, mag-usap sa auto. Tapos bigyan ng preno, pustag sir. Kamayan tayo mag-start sir. Tapos ilaw natin, ilaw lang sir, sir pa tayo. Tapos itong idling stop sir, ito yung itchelos ng Pandora sa traffic light tayo. Kasi kung usap po siya na mamatay mo. Kung ayaw mo na lang mamatay, matay dito ka lang sir. Tapos, meron po tayong reserve coolant po, dito po. Makikita mo dito kung meron pa, wala na laman. Sa gilid po sir, pinakagilid ito po. May silipan po. Dalawang guhit po yan, yung upper at lower. No? Bibili ka na lang ng wire, USB wire. Tapos kung na itataas mo ito sir, ilayin mo lang ito. Tapos pag bababa mo, ilayin mo ulit, tapos na. Signal, busina. Hilo. Signal light. Brake light. Hazard. Check mo na lang sir. Every 1,000 kilometers or every month. So, dito po yung service center namin, sir. Pag magpapaservice, pwede pong appointment. Pwede pong tumawag dito sa numbers na to 1 to 2 days before. Para kung punta nyo po dito, may slot na kayo, hindi na kayo pipila ng matagal. Pag walk-in, pwede rin naman from Monday to Saturday, 9:00 to 4:00 PM cut-off natin sa service. Then, pakilike na lang po yung FB page natin para in case na mag-post kami ng mga walang pasok and plate numbers, ma-update po kayo.
Then pang ilalak po yung manual ito po mismo. Pakiingatan na lang dito kasi may isa lang po siya. Wala po ng replacement. Then dito po nakapaloob yung free maintenance service po natin. Free maintenance service po tayo yung 1 year po or 12,000 kilometers. Kung ano po yung mauna sa kanilang dalawa. So pag magpapaservice po kayo, yung babayaran nyo lang po yung langis na pagdang 10. Then yung labor po absolutely free within 1 year po or 12,000 kilometers. So, Honda products po yung gagamitin. Meron naman po tayo mga Honda oils po dito. Then, tatlong coupons po yung sa loob ng isang taon. Pero pag dito po kayo nagpapaservice, pwede po namin gawin itong coupons na 6 to 7 coupons. Kunwari po, first 500 kilometers na magbalik, wala pa naman siyang 3 months. Hindi muna namin kukunin yung first coupon po. Magbalik po after 1,000 kilometers, basta wag lumagpas ng 2,000 kilometers na 3 months. From the late purchase, saka lang namin siya kumunin. Same po sa pangalawa at saka pangatlong coupons, kami na po bahala mag-benta sa neto. Basta natusundan po natin yung periodic negative schedule ng motor. Then, yung extension po, exclusive lang po dito sa shop. Hindi po applicable sa lahat ng Honda dealers. Usually, tatlong coupons lang po talaga siya, pero additional perks lang po namin para sa mga clients po namin dito. Na gawing 6 to 7 coupons. Kami na po bahala mag-extend dito. Pero pag sa ibang dealer po ay nagpa-service, automatic na first change oil, first coupon na po siya. Ready po siya extended. Then yung warranty naman po ng motor natin, sir, 2 years po or 20,000 kilometers. 2 years or 20,000 kilometers, within this period po, never na may maramdaman po kayong pakaiba doon sa unit, pakibalik agad dito sa shop para ka-check out ng mechanic natin. Then kung factory defect naman po yun, papalitan po naman sa Philippines kung ano yung nag-malfunction po sa unit natin. Wala po tayong palitin sa unit. Ayusin po or papalitan yung Honda Philippines kung anong nag-malfunction na spare parts po sa unit natin, especially doon sa engine. Engine lang po yung naka-warranty natin, sir. Yung mga consumable parts po natin, like yung mga playing, spark plug, yung gulong, mga electrical, hindi po siya kasama sa inyo. If ever na may nasira po doon, is my labor po yun and babayaran yung sweet pesa. Doon sa warranty naman po natin sa engine, once approved po ni Honda Philippines, yung claim natin, wala naman po ba yung babayaran doon, labor and parts po. Tapos dito po gagawin sa shop mismo yung unit po. If ever na mag-give tayo ng warranty within 2 years or 20,000 kilometers. 164,900 SRP less 82,500 na lang payment. Pero 82,400 yung pinakalunod ng show. Then every first of the month yung due date mo, sir. First payment po, April 1, 2023. Then ang updated or rebated payment mo, sir, is 9,686 on or before due date po. Kapag lumagpas ka ng 1, sir, automatic na magiging 9,886 siya, yung makukuha yung rebate na 200. Then plus 5% penalty charge, 495 pesos per month or 17 pesos per day. Then ang payment channels po natin, sir, 7-Eleven GCash, M. Luwilla Western Cebuana, BDO, BPI, Metrobank, PS Bank, SM Payments, Hypermarket, Supermarket, Department Store, Save More, True Money, Paymaya, or Shopee Pay. Online or over-the-counter, pwede po siya, sir. No? Then, ang format po ng payment natin, sir, company name or dealer's company, Sumisha Motor Finance Corporation. Account name or subscriber's name, yung buong pangalan mo, sir. Then, yung account number mo or loan number mo, sir, ite-text sa inyo Sumisha after 10 to 15 working days. Si Sumisha mismo yung magte-text sa inyo, sir. If ever na wala kang ma-receive na text within 15 days, pwede mong i-follow up sa akin, sir. Ako yung mag-forward sa inyo. Then amount, kahit saan po kayo magbayad dito sa payment channels natin, wala po siyang additional charge. Minutes later. Finally, we're home at naiuwi na namin ang aming ADV 160.
So happy talaga, grabe. Tagal namin naghintay nito since December, 'di ba? Tapos ngayon lang namin nakuha. And ayan na siya. Ayan, may papakita ako sa inyo sa susunod. Ayan, ang aking NMAX version 2. Kaya nakataklob yan kasi ano yan. Surprise!